I, Lucas P. Bersamin, having been appointed to the position of Executive Secretary, Office of the President. Pasok sa mga hinahanap na kwalifikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong Executive Secretary si dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin. Bukod sa kapwa Ilocano, ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, hindi rin matatawaran ang kakayahan at karanasan nito bilang public servant. Primarily, it's a trust basis. Sinasabi ng ating Pangulo, he is well qualified to be the Executive Secretary. Having put in so many years in the judiciary, he has the necessary legal background and the ability to deal with paperwork. Ang 72 years old na si Bersamin ay taga Bangued, Abra. Siya ay tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang SC Chief Justice mula 2018 hanggang 2019. Papalitan ni Bersamin na nagbitiw sa pwesto na si Attorney Victor Rodriguez na ngayon ay tumatayo bilang Chief of Staff ni Pangulong Marcos Jr. Hindi pa maidetalye ng Malacañang kung ano ang pagkakaiba sa posisyon na Chief of Staff at Executive Secretary. Ayon kay Secretary Angeles, mas mabuting hintayin ang ilalabas na Administrative Order No. 1 na naglalaman ng magiging tungkulin ng Chief of Staff. Wala pa pong publication kasi ang ating AO1, so we'll have to wait for that bago po natin magawa ng distinction, if any. Matapos ang panunumpa sa tungkulin, agad na dumalo ngayong araw sa cabinet meeting si E.S. Bersamin. Tinalakay naman sa ikasyam na cabinet meeting ang pagpapaunlad ng kasanayan ng mga Pilipinong manggagawa. Ang DOLE naman at TESDA at CHED ay nag-discuss ng pag-upgrade ng skills of the Filipino workforce. Bahagi ito dun sa Economic Transformation Program ng ating Pangulo, kasama po dun yung educational aspect at isa po ito dun sa aspeto na yon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.